Hinuli ang dalawang bus sa EDSA Carousel dahil naakto ang nagsasakay ng mga pasahero sa hindi tamang terminal. Kinumpiska ang driver's license ng mga bus driver at inisyuhan sila ng temporary operator's permit na may karampatang multa. Ang paliwanag ng ilang driver sa unang balita live ni James Agustin. James, paliwanag o palusot? Igan, Maris, Ivan, good morning. Maaga nagsagawa nga ng operasyon ng mga operatiba ng SAIG sa EDSA Busway laban doon sa mga carousel bus na nagsasakay ng mga pasahero sa hindi terminal. Bago mag-alas 5 ng umaga nang mahuli kanina ang isang carousel bus matapos magsakay ng pasahero bago pa dumating ang Guadalupe Station southbound sa Makati. Hinarang din ang isang bus matapos naman magsakay ng dalawang pasahero ilang metro ang layo sa Ortigas Station northbound sa Mandaluyong. Ayon sa mga operatiba ng Special Action and Intelligence Committee on Transportation o SAIC, sa mga terminal lang maaaring magsakay at magbaba ng pasahero ang mga carousel bus. Delikado kasi para sa mga pasahero na sa gitna mismo ng busway sumasakay. Kinumpiska ang driver's license ng mga nahuli. Inisyuhan din sila ng Temporary Operator's Permit o TOP para sa paglabag na pick and drop a passenger outside the terminal. May multa raw po yan na 6,000 piso. Narito naman ang pahayag ng bus driver na nahuli sa area ng Mandaluyong. Hindi ka naman pwede tumakbo kasi may naglalakad sa daan eh. Hindi sinakay ko na lang para hindi makaipit. Samantala, muli naman po nagpaalala ang SAIC sa mga bus driver maging sa mga pasahero na sa tamang terminal na lamang sumakay dahil delikado talaga kung sila'y bababa at sasakay sa gitna ng EDSA busway. Yan muna yung latest mula rito sa San Juan. Ako po si James Agustin para sa GMA Integrated News. Naudlot ang pangkolekta ng seashells sa mga mangisdang Pinoy sa West Philippine Sea dahil sa China Coast Guard. Kwento na isang mangisda kay Philippine Coast Guard spokesperson Jay Tariela. Nilapitan daw ng 5 tauhan ng China Coast Guard ay iba pa mga Pilipinong mangisda malapit sa south entrance ng Bajo de Masinloc. Pinababalik daw sa mga Pilipinong mangisda mga kinuha nilang seashell. Ang isang miyembro ng CCG, hinawak ang parawang bangka ng mga Pinoy hanggat hindi nila ibinabalik ang mga seashell. Ang iba naman, hinabol daw ang ating mga kababayan sa karagatang sakop ng ating exclusive economic zone. Inaasahan kukunin ng PCG ang testimonya ng mga nabiktimang mangisda. Sinusubukan pa ng GMA Integrated News na kunan ng pahayagan Chinese Embassy kaugnay ng insidenteng ito. Babala ng isang dating Supreme Court Associate Justice, posibleng magdulot ng constitutional crisis ang sinusulong na joint voting ng Senado at Kamara sa ilalim ng People's Initiative para sa Charter Change o CHACHA. Pero may isang grupo na Constitutional Convention o CONCON ang gusto para baguhin ang forma naman ng gobyerno. May unang balita si Jonathan Andal. Ito po yung form na ito. Sa gitna ng isyu tungkol sa pagpapapirma para sa CHACHA o Charter Change, sabi ng DILG kung opisyal ng barangay ang nagpapapirma, nako, bawal na bawal yan. Halimbawa po, ang isang barangay opisyal, siya mismo ang gumababa at nagpapapirma sa mga tao, siyempre may violation na ron. Hindi raw kasi pwedeng makialam sa People's Initiative ang mga barangay official. Bawal nga rin daw ipagamit ang barangay hall bilang venue ng pagtitipon tungkol dito. Pero pwede naman ang covered court ng barangay. Kaya kung makita nyo raw ang official ng inyong barangay na nagpapapirma para sa CHACHA, isumbong nyo agad kalaki pang nakuhang ebidensya. I-black and white ninyo kung meron kayong nakita. Kasi hindi pwede yung hearsay. So lahat ng mga complaint, yan naman, ina-action na namin at binabalidate namin. Sa ngayon, wala pa raw natatanggap ang DILG na opisyal na reklamo tungkol dito. Sa kanila raw monitoring, halos lahat na ng congressional district sa buong bansa ay may pirmahan na para sa CHACHA. Kapag lumusot ang pinapipirmahang petisyon para sa People's Initiative, imbes na hiwalay, magiging joint voting o isa na lang ang boto ng Kamara at Senado kapag pinagbotohan ang mga mungkahing pagbabago ng konstitusyon. Dehado raw dyan ang Senado dahil 24 lang sila kumpara sa Kamara na may higit 300 miyembro. Ayon kay Supreme Court Senior Associate Justice Carpio, pag nangyari yan, baka magkaroon ng constitutional crisis. Constitutional crisis yan eh. Bakit tinabi mo yung you disregarded the Senate when
there is supposed to be a check and balance. We're talking of the highest law. And there should be at least similar check and balance, that one chamber cannot approve it entirely and the other one can be disregarded. Both must approve it. Kung may nagsusulong ng PI o People's Initiative at CONAS o Constituent Assembly, may grupo namang CONCON o Constitutional Convention ang gusto para raw mabago ng buo ang konstitusyon at maging federalismo na ang forma ng ating gobyerno. Sila ang PPM o Partido Federal ng Maharlika na binubuo ng mga miyembro ng MRRD-NECC o Mayor Rodrigo Roa Duterte National Executive Coordinating Committee. We will not be here without the blessing of the former president. It's our own movement. Purpose is to help the administration of Marcos Duterte to succeed. Itong unang balita, Jonathan Andal para sa GMA Integrated News. Mahigit 15 milyong pisong halaga na ng tulong ang naibigay sa mga apektado ng masamang panahon sa Davao Region ayon sa National Disaster Risk Reduction and Management Council. Kabilang sa mga nabigyan ng mga apektado sa Davao de Oro, Davao Oriental at Davao del Norte. Umakyat na sa 15 ang mga nasawi habang 5 sugatan. Nasa mahigit 80,000 pamilya naman ang apektado ng bahat landslide sa Davao Region. Nagpapatuloy ang pagtulong ng ilang ahensya ng gobyerno at mga lokal na pamahalaan sa mga apektado ng masamang panahon sa nasabing rehiyon. Tuloy-tuloy ang selebrasyon ng Sinulog Festival sa Cebu City. Makipit senyor tayo kasama si Susan Enriquez. Susan, good morning. Viva Pete Senor. Viva Pete Senor Maris, at mula nga dito sa Cebu, kahapon po ay pinagdiwang ang Sinulog Festival. At tulad ng inaasahan, talaga naman pong dinayo ito ng mga kababayan natin mula sa iba't ibang panig ng mga Pilipinas. At maging mga dayuhan ay dumalo dito para saksihan itong isa sa pinakamalaking festival dito sa Pilipinas. At yun ho nga, mga kalsada dito ay napuno ng mga kababayan natin, mga kapuso natin na dumayo dito para makaisa sa pagdiriwang nito na talaga naman pinaghahandaan upang magalak at matuwa ang lahat ng dumarayo dito kapag ganito nang pinagdiriwang ang Sinulog Festival. At gaya po dito sa Cebu City, buhay na buhay ang debosyon ng mga dumalo sa pagdiriwang ng kapistahan ng Senyor Santo Niño sa Calibo at Aklan at Tondo sa Maynila nitong week. And narito po ang unang balita. Halabira! Tinagsa ng mga deboto ang Ati-Atian Festival sa Calibo, Aklan. Makulay at maingay ang selebrasyon. May mga bitbit na imahe ni Santo Niño ang mga debotong lumahok sa misa at grand procession. Sobrang dami ngayon. Gusto talaga ng tao na magpasalamat. We want to please God kasi dito po sa province ng Aklan, sa Calibo, ay blessed na blessed po kami. Kami ay nagbibigay pugay sa kanya. Sana sa sunod-sunod, makadating kami dito, makaano kami ng mga blessing, nakuha, ma-share namin sa baryo namin. Isinagawa rin ang isang religious at torch parade. Pit Senyor, buhay na buhay ang pagdiriwang ng Sinulog Festival sa Cebu City. 91 contingents ang lumahok sa Sinulog Grand Mardi Gras ngayong taon. 18 dancing contingents ang nagpasiklab sa kani-kanilang performance sa Sinulog Based at Free Interpretation category. Tig 3 million pesos ang cash prize sa dalawang kategorya. 50 grupo naman ang sumali sa float category at 12 ang nagpagalingan sa higante category. Viva Santo Niño! Sa bisperas naman ng kapistahan ng Santo Niño de Tondo sa Maynila, muling idinaos ang Lakbayaw o Lakbay at Sayaw Festival, tagisan sa sayawan. Sa tugtugan at sa makukulay na kasuotan ng mga lumahok bilang pagpapakita nila ng kanilang debosyon sa Santo Niño. Masayang magandang pakiramdam kasi ang naging maayos niya ang mga mamamayan ngayon. Masaya! Masaya after COVID! We made it! Kanya-kanyang paandar din sa bihis ng imahen. Sa gabi naman, nagkaroon ng street dance festival competition na may temang Hiling Mo, Isayaw Mo kay Santo Niño na nilahukan ng iba't ibang dance group. Ito ang unang balita. Darlene Kai para sa GMA Integrated News. Tampok
ang mahigit 100 imahe ng Niño Jesus sa isang exhibit para sa pagdiriwang ng Santo Niño Festival sa Pasay. Iba't iba ang bihis at laki ng mga Santo Niño. Bago dalhin sa exhibit, ipinarada muna ang mga imahe sa ilang kalsada sa Malibay bilang bahagi ng pagdiriwang ng Santo Niño Festival. Ikinatuwa naman ng mga residente at deboto ang muling pagbabalik ng pagdiriwang na yan matapos ang pandemic. Bukas ang exhibit hanggang January 28. Lumalabas sa report ng gobyerno ng Amerika na magiging numero unong importer pa rin ng bigas sa buong mundo o Pilipinas ngayong taon. May unang balita si Katrina Son. Inaasahang mangunguna pa rin ang Pilipinas bilang top rice importer sa buong mundo. Yan ang lumabas sa pagtataya na ginawa ng U.S. Department of Agriculture. Base sa report ng USDA Economic Research Service, 3.8 million metric tons para sa taong 2024 ang inaasahang aangkatin ng bansa. Sunod ng Pilipinas ang China, Indonesia, European Union, Nigeria at Iraq. Sinusubukan pa ng GMA Integrated News na makuna ng reaksyon tungkol dito ang Agriculture Department. Sa isang three-year plan na iprinisinta ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr., sinabi niyang kakailanganin ng bansa ng di bababa sa 1.3 trillion pesos para mas mapalakas ang farm output. Makatutulong daw itong mabawasan ang wastage ng agricultural products at masisiguro ang food security sa bansa. Nakasaad din sa plano na para mapatubigan ang 1.2 hectares na palayan, kakailanganin ng 1.2 trillion pesos in capital spending. No major post-harvest facility was funded by the government in the last 40 years. Puro maliliit, patingi-tingi, which is actually irrelevant or useless, sayang. So that's why we need really to fund these projects. But we cannot build small, we have to build bigger. I mean, we have three designs, man, small, medium, and large, hindi mini. Ang pagpapagawa naman umano ng mga rice mill warehouse complex para mabawasan ng 15% in losses dahil sa kakulangan ng post-harvest facilities ay aabutin ng ilang taon at gugugol ng 90 billion pesos. Ngunit kung masisimulan umano ang mga ito ay makakapag-ipon ng aabot sa 10.7 billion pesos na halaga o 23 days ng rice inventory na katumbas ng 10% of rice imports base sa datos noong nakarang taon. Sa kabila nito, hindi naman daw kailangang mabahala ng publiko dahil may sapat daw na supply ng bigas ang bansa base sa inventory na ginawa noong Disyembre at ngayong buwan. Kasama na raw dito ang mga deliveries na manggagaling mula pa sa ibang bansa. Binigyang diin din ni Laurel na maging ang mga rice-producing countries tulad ng Thailand at Vietnam ay nakararanas din ng mataas na presyo ng bigas. Ito ang unang balita. Katrina Son para sa GMA Integrated News. Inabsweldo ng Sandigan Bayan sa kasong plunder kaugnay sa Priority Development Assistance Fund o PDAF scam si Senador Jinggo Estrada. Inatulan naman siyang guilty sa isang count ng bribery at dalawang counts ng indirect bribery. Kaunay niya, makapanamin natin si Senador Estrada. Magandang umaga po, Senador. Magandang umaga, Igal, at sa lahat po ng nanonood at nakikinig. Good morning. Okay. Opo. Absuelto kayo sa plunder, pero hindi sa bribery at indirect bribery. Nagulat ka ba dun sa impormasyon ng bribery? Well, totoo lang, Igal, na talagang nakakagulat nga. Dahil sa information sheet, bago ako kinasukan, siyempre, sasabihin sa akin kung ano yung mga kasong pinaratang nila sa akin. At dun sa information sheet, plunder lang yung nakalagay. Mm-hmm. Kaya dun ko dinipensahan yung aking sarili. Mm-hmm. Kaya nung lumabas nga na ako yung convicted sa direct at indirect bribery, siyempre nagulat po ako. Mm-hmm. Sa tingin niyo ba makatarungan po yung naging hatol sa inyo ng Sandigan Bayan 5th Division, Senador? Well, hindi ko po masasabi dahil hindi ko pa hanggang ngayon dahil 400 pages yung decision, hindi ko pa po nababasa yung kabuong decision. Pero inatasa ko na po yung aking mga abogado na gawin po lahat ng mga legal remedies o legal options na available po sa akin para makapag-file na po ng motion for reconsideration, mm-hmm, sa Sandigan Bayan.
So ano pong susunod yung hakbang? Kasi yun, dun sa dalawang kaso, perpetual disqualification from office at habang buhay na rin daw po kayong aalisan ng karapatang makaboto, Senador? Well, iyan po ang nakalagay sa decision, pero wala po naman final doon. Opo, opo. That is not yet final and executory dahil marami pa naman options na available sa akin. Opo. Motion for reconsideration. Kung di naman ay i-accept po namin sa court. Sa Supreme Court. Ah, okay, okay. Opo. Pero yung posisyon nyo ngayon bilang Senador, hindi ho maapektuhan yun? Ay, hindi po maapektuhan yan. Okay. Ako'y maninasbihan pa rin bilang inyong Senador. Okay. Sabi po noon ni dating Justice Secretary Laila De Lima, posibleng i-convict pa rin kayo sa plunder kung iaakyat sa Korte Suprema ang kaso. Hindi tayo pamilya sa mga legal na proseso na yan. Anong masasabi niyo po? Reaction? Alam niya, ayoko nang patulan yung sinasabi ni Senator Laila kasi sinabi niya na malakas daw yung kanyang ebidensya nung siya'y Justice Secretary laban sa amin tatlong senador. Eh kung talagang malakas yung village na laban sa amin, eh bakit kinatigan ng Sandigan Bayan? Okay. Yung sabihin, eh talagang deep inside her, eh talagang namuliti ka lang talaga siya. Okay. Sa tinakbo ng inyong kaso, anong aral pong na kuha nyo rito sa pagpatakbo na inyong tanggapan, Senador? Kasi parang dating lahat to, pinirmahan nyo ng pinirmahan lang eh. Yung rin po. Hindi ko pa sabi ng nasabi ng Sandigan Bayan yung mga bagay na hindi maituturing na merong kayong intensyon eh yung pagpirma nyo doon sa mga nire-refer na mga NGO na peki ho pala. Oo. Yung mga endorsement letters. Yes, yes. Na allegedly na pinirma namin na addressed sa mga implementing agency. Assuming na kami, ako po yung pumirma na endorsement letter. Opo. Hindi naman po finance yun. Ang makakasagot po niyan, ang mag-approve po niyan, yung mga implementing agencies, hindi po ako. Yes. Pero ngayon ba, maingat na kayo sa pagpipirma sa inyong opisina? Oh, hindi na ako masyado pipirma. Oho. Pero hindi na po ako nag-endorse po. Okay. Pero doon sa kasong plunder sa Senador, ito'y malaking epekto ho ba sa inyong... both political career and personal? Opo, malaking bagay po yun na ako'y inabsuelto ng Sandigan Bayan sa kasong plunder. Yan talaga pinagdadasal namin ng aking pamilya sa loob ng 10 taon na sana po ay maabsuelto nga ako dito sa kasong pandarambong. Kaya hiniling naman na napagbigyan po ako ng ating Panginoon at ating mga maestrado ng Sandigan Bayan. At talagang ibig sabihin po niya na wala po talaga akong kasalanan. Okay. Maraming salamat po sa parayam, Senador Jinggoy Estrada. Ingat po kayo. Maraming salamat, Ikan. Binatikos na ilang grupo ang paggamit ng presidential chopper ni Pangulong Bongbong Marcos para dumalo sa concert ng British rock band na Coldplay nitong Biyernes. Kasama ng Pangulo sa Philippine Arena sa Bulacan, si First Lady Liza Araneta Marcos. Una na sinabi ng Presidential Security Group na ginamit nila ang presidential chopper para tiyaking ligtas ang Pangulo sa gitna ng napakabigat na trapiko papunta sa concert venue. Puna ng grupong bayan, malaking insulto yan sa ilang milyong commuter, lalo na kalalabas lang ng isang survey na Metro Manila ang may worst traffic situation sa buong mundo. Para naman kay Gabriela Party List Representative Arlene Brosas, insensitive, out of touch, at pagsasayang ng pondo ng taong bayan ang pagsakay ng Pangulo sa chopper. Para naman sa Kabataan Party List, mas malaking security threat ang nakaambang pagkawala ng kabuhayan ng maraming chopper simula Pebrero dahil sa PUV modernization. Imbis daw na tutukan yan, pagsakay pa sa chopper ang inuna. Sinusubukan pang kunin ang pahayag ng Malacanang kaugnay riyan. Nagpapatuloy ang operasyon ng Special Action and Intelligence Committee on Transportation sa EDSA Busway at Bike Lane. Live mula sa San Juan, may unang balita si James Agustin. James! Gang, good morning. Sa ikalawang bahagi ng operasyon ng SAIC, hinuli at tinikitan yung mga motorcycle riders na naaktuhang dumaan sa bike lane dito po sa bahaging ito ng EDSA. Walang lusot ang isang motorcycle rider na naaktuhan na sa mismong bike lane dumaraan.
Pinara siya ng mga operatiba ng Special Action and Intelligence Committee on Transportation o SAIC sa southbound lane ng EDSA. May isang rider naman na pinapahinto na pero tumakas pa rin. Karamihan sa mga nahuli ay papasok sa trabaho. Inisyuhan sila ng Temporary Operator's Permit o TOP at kinumpiska rin ang kanilang driver's license. 1,000 pesos po ang multa sa unang paglabag. Kanya-kanya naman ang paliwanag ang mga nahuling rider. Mamadali kasi ulit ako sa trabaho eh. Sobrang traffic eh. Pero alam niyo mong bawal? Opo, aware naman po ako. Nakapasood lang po yun eh. Nagmadali din po siya ako. Late po kasi. Samantalaiga na sa tatlong motorcycle riders yung nahuli at natikita ng SAIC dito sa bagay ito ng EDSA malapit sa kanto ng Connecticut Street. Yan muna yung latest mula rito sa San Juan. Ako po si James Agustin para sa GMA Integrated News. Ayan, mapapasana Olka sa jam-packed na two-night concert ng Music of the Spheres World Tour ng Coldplay. Higher Power, Adventure of a Lifetime, A Paradise, ang ilan sa mga kinanta ng Coldplay sa kanilang concert sa Philippine Arena. Walang hupas ang performances na hatid nila Chris, Guy, Phil, Will at Johnny. Truly magical ang feels ng isang Pinay na hinarana on stage ni Chris matapos mabasa ang kanyang banner. Highlight din ng concert ang OPM jamming session ng Coldplay kasama ang ilang Pinoy band. Gaya ng Lola Moore na kinanta ang hit song nilang Raining in Manila. That's right. At ng Dilaw na kinanta rin ang hit song nila na Uhaw. Nagpasalamat din si Chris sa kanilang fans na dumalo sa concert. Wow, wow, wow! So much to all of you for coming through the traffic. I think, you know, we've seen some traffic, but I think you have the number one in the world. So thank you for sobrang updated si Chris, ha? Number one in the world sa traffic, that is correct. Naranasan niya. Yay, number one tayo! Tinamaan din ng Coldplay fever ang ilang kapuso stars. Spotted sa concert ang Gablil at Julie Ver. Pati na ang iba pang sparkle stars na sina Rian Ramos, Clea Pineda, Carlos San Juan at hosts ng tahanang pinakabasaya. Maasa ang ilang street dweller na matutulungan sila agad ng mas pinalawak na pag-abot ng gobyerno o pag-abot program ng gobyerno, gaya po ng relocation, financial assistance at livelihood. Live mula sa Maynila, may unang balita si Darling Kai. Darling. Igan, magiging malaking tulong daw para sa nakausap naming street dwellers ang anumang tulong na bumumula sa pamahalaan. Pero sa ngayon daw, wala pa sa kanilang lumalapit ang call dito. 40 taon na raw sa mga kalsada ng Maynila ang 60 taong gulang na si Oscar. Taga Bulacan daw ang kanyang pamilya pero pinili niyang pumunta rito para humanap ng ikabubuhay. Ultimo nga po damo, hindi tumutubo sa amin. Anong uri ng kabuhayan? Ano, mamamatay po ako na walang kalaban-laban. Dito na lang ako sa Maynila makipagsapalaran. Ang problema, hirap daw siyang makahanap ng trabaho. Dati raw siyang tubero at laborer. Dito lang ma'am, maging mabait ka lang. Mabait ka lang, wala kang inaargabyadong tao, mabubuhay ka. Totoo lang po yun. Paano po kayo nabubuhay? So, pag nakita kang ganito, may taong maaawa, ganyan, butang ka para may pagkain ka. Isa si Oscar sa mga gustong tulungan ng mas pinalawig na pag-abot program ng pamahalaan. Ayon sa Executive Order No. 52 na pinirmahan ni Pangulong Bongbong Marcos noong nakaraang linggo, mas pinalalawak ang pag-abot program ng DSWD para maialis na sa lansangan ang street dwellers at para matulungan ang iba pang mas mahihirap nating kababayan. Kasama sa iaabot na tulong ang relocation, financial assistance, pansamantalang tutuluyan, livelihood assistance at employment assistance. Magiging malaking tulong daw ito para sa kanila. Sa ngayon, sabi ni Leopoldo na 20 taon ng street dweller, wala pa raw lumalapit sa kanila tungkol dito. Ang dami namin palabo-labo dito pa lang. Ang dami. Maganda sana kung bigyan nila yung pabahay, lahat ng mga tambal rito, lahat ng mga natutulong sa kalye. Nasa Nueva Vizcaya raw ang kanyang pamilya. Hindi raw siya makauwi dahil ayaw niya raw umasa sa kanyang mga kaanak.
Wala, iba-iba rin ang pamilya namin. Mahirap din na umaasa sa kapatid. Sabi naman ni Oscar, malaki ang ipagpapasalamat nila kung makasama sila sa magiging mga benepisaryo nitong programa. Pero ako, hindi na po ako umaasa sa ganun. Ang tinutulungan ko na lang po, yung sarili ko. Kasi kung aasa po ako, mga ngako sila, aasa ka lang. Igan sa ilalim ng executive order, magkakaroon ng interagency committee para sa programang ito at pangungunahan niya ng DSWD. Yan ang unang balita sa Maynila. Ako po si Darlene Kay para sa GMA Integrated News. Kapuso, mauuna ka sa mga balita. Panoorin lamang ang unang balita sa unang hirit at iba pang award-winning newscast sa youtube.com/GMA News. I-click lamang ang subscribe button. Sa mga kapuso abroad, maaari kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.